April 28, taong 1949, noong magulantang ang buong bansa dahil sa malagim na pangyayari, isang pananambang ang isinagawa ng komunistang grupong Hukbalhap na ikinasawi ng 12 katao kasama ang dating unang ginang na si Aurora Quezon, asawa ng dating Pangulong Manuel Quezon. Pero ano nga ba ang katotohanan tungkol dito? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, hit nyo ng subscribe button, ilike ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! April 28, taong 1949. Noong maganap ang pananambang sa asawa ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon na si Doña Aurora Antonia Aragon Quezon, ang kanyang anak na si Maria Aurora, alkalde ng lungsod ng Quezon na si Ponciano Bernardo, at ang kanyang son-in-law na si Felipe Buencamino III at walo pang iba. Sa Baler Bongabon Road sa lalawigan ng Quezon, tinambangan ng daan-daang mga miyembro ng Hukbalhap ang military arm na Communist Party of the Philippines. Nasa kasagsagan ng convoy ang dating unang ginang na binubuo ng 11 sasakyan at 2 military truck na bumabagtas sa Bongabon Road, Baler. Sa hindi malamang dahilan kung bakit ang sasakyan ni Doña Aurora ang nasa unahan ng convoy, sila ang unang tinamaan ng pamamaril ng mga Hukbalhap mula sa taas. Agad na patay sa pananambang ang 12 katao mula sa convoy, kabilang si Doña Aurora, si Baby o mas kilala sa tawag na Maria Aurora, si Mayor Bernardo at Felipe Buencamino III. Nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng military escort ng convoy ng dating unang ginang, laban sa mga Hukbalhap, at 10 sa mga member ng Hukbalhap ang tumumba. Nagulantang ang buong bansa sa pananambang kay Doña Aurora at bumuhos ang pakikiramay sa naiwan ng pamilya Quezon. Nagdeklara si Pangulong Elfidio Quirino na 9 na araw na pagluluksa sa pagkamatay ng dating unang ginang. At sa funeral ceremony nito ay emosyonal na idiniin at sinasabi ni Pangulong Quirino na ang utak sa pananambang ay ang militanteng grupo na Hukbalhap at ang pinuno nito na si Luis Taruk, pero itinanggi ito ng kabilang grupo. Bago ang pamamaslang, paalis si Doña Aurora sa Nueva Ecija papunta ng bayan ng Baler para pasinayaan ang Quezon Memorial Hospital doon. Binalaan na ang dating unang ginang sa presensya ng mga Hukbalhap sa daraanan nila. At inalok pa ni Pangulong Quirino ang kanyang eroplano. Pero kampanting sinabi ni Doña Aurora na hindi sasaktan ng mga Hukbalhap ang isang matandang tulad niya. Bukod sa pagiging maybahay ni Pangulong Quezon, naging taga-suporta si Doña Aurora sa pagsulong ng karapatang pangkababaihan, gaya ng kalayaan sa pagboto, mga aktividad ng Girl Scout of the Philippines, at isa sa mga tumulong sa pagtatag ng Philippine National Red Cross. Unang inilibing si Doña Aurora sa Manila North Cemetery, at noong 2006 ay inilipat ang kanyang mga labi sa tabi ng himlayan ng kanyang asawa na si Pangulong Quezon sa Quezon Memorial Circle.